Yo, good morning. Woo! Time check. What is it? 7:47 a.m. Ang ating first day ride sa Vespa GTV. Medyo kakaiba tong gagawin natin kasi unang-una malamig. It's too early. Merong chances ng rain. Tapos wala tayong kasama. Hindi pa natin alam kung makakapag-freeway tayo or magsa-side street ako all the way. So normally, pagka sa kotse or even sa motor, kasi yung multistrada tsaka yung Civic, pagka dinadala ko sa work, ang total mileage natin is about 24-25 miles one way. So easy yung nag-50 miles tayo papasok back and forth, you know. Hindi promising yung weather, talagang madilim siya all over. But we're gonna send it. If ever naman na sakaling sumama yung panahon at you know, hindi natin may uwi yung motor, marami naman tayong masasabayan pa uwi ng bahay. Hindi ko sinabihan sila Omark TV na mag-i-scooter ako eh. May chances. Kasi ano yung oras namin to work, magkaiba eh. Nakasplit shift kami. May mga papasok ng 8:15, may papasok. Ako 8:45 ako. Sila makmak mga 9:15 pa sila. Kaya hindi kami sabay-sabay. So hindi ko na rin sila sinabihan. Ano ba, ipapasok ba natin ito sa freeway o ipapasok natin sa freeway? Hindi kasi natin malalaman kung anong feeling. May pulis pa sa tabi natin. Haha! Send it! We'll try it. Pero hindi siguro tayo mag-HOV. Kasi I think we can only go 75 miles per hour maximum sa scooter. Sana lang makita tayo ng mga motorist. Hindi ko alam kung saan tayo i-exit. Iniisip ko, I'm gonna go try siguro mga hanggang dun sa stadium, which is sa Russell. And then after that, i-exit na tayo. Tapos magla Las Vegas Boulevard na lang tayo all the way sa work. Kasi pagka lagpas mo ng Russell or pag lagpas natin ng stadium, pag wala na yung traffic, medyo open na yun eh. Tsaka mabibilis na yung mga sasakyan doon. Nag-a-average na ng mga 85-90 miles per hour doon yung mga tao. Kaya mahirap na sumabay doon. Kaya from that point, exit tayo. And break in oh, mag-80 tayo. Kailangan na 80 miles per hour. Ayun na. Parang naramdaman ko na siya nag-flat out. Parang sumagat na siya. Hindi ko alam kasi marami nagsasabi na hindi accurate ang Vespa sa speedometer. It's off ng 5 to 6 miles. But at the same time, naka-digital tayo eh. So hindi ko alam kung sa analog lang ba yun o pati sa digital. We don't know. Dapat kagabi meron kaming ride. Pupunta sana kami sa strip. Kaso nagkatamaran kasi siguro na nakauwi na, nakaramdam na ng pagod, tapos malamig pa yung panahon, kaya nag-cancel na sila. Kagabi ko pa to sineta eh, kasi naghahanap ako ng mount na pwede kong gamitin habang wala yung Insta360 para meron tayong second cam. Kaya kahapon ko pa to sineta-setup eh, hindi natin na testing. Okay itong Vespa 300. Hindi siya, it's not that weird sa freeway. Kasi siguro nga, you know, mataas naman yung CC niya. Kayang sumabay. Kasi alam ko, if you are under 250cc, bawal ka ata dito bawal ka mag-freeway. So we're just about at the limit. Pero syempre, iba pa rin yung feeling ng multistrada. Kasi, alam mo yun, kada piga mo, tsaka mag down gear ka or downshift ka, talaga naman sisibat yung motor. Kung ganito lang yung flow ng freeway, pwede natin ituloy-tuloy ito. Malapit na tayo sa stadium. Yan, dito sana tayo i-exit eh. Medyo bumibilis na yung flow ng traffic.
subukan pa natin. Subukan pa natin medyo isagad-sagad kung hanggang saan natin kayang sumabay. Pagka nilalagpasan tayo na parang bato, i-exit na tayo. Kasi ano na tayo nun? Hazard na tayo sa roadway nun. Talagang nabibraking yung scooter dito. Sagad na sagad siguro yung belt na ito. Nagre-reklamo yung CVT niya. Send it! We still have about 7 miles to go. Ayan na, nilalagpasan na tayo ng mga sasakyan. Sub-sub tayo ng konti. Konting aerodynamic. Ayan, 7 to 8 na. Yeah, I think we should exit. I think that's the limit. Pagdating dito sa open, pagka yung freeway nasa 5 lanes na eh, im-exit ka na. This is Silverado Ranch. Dito na tayo lumabas. Okay, exit na tayo. That's enough of nonsense. Balik na tayo sa safety. We are back on the surface streets. We break in, ah. Amoy ko yung sunog. I hope it's not too bad for the bike, but it is what it is. So yeah, so ngayon na nandito na tayo sa surface street, obviously, yung mga speed sa kalye hindi na ganun kabilis. Mas okay na. I would say less than 8 miles na lang tayo. Iti-take na natin yung Las Vegas Boulevard all the way hanggang sa Speed Vegas. Tsaka lumalamig na kanina. Hindi ko lang alam kung ano yung ating magiging total travel time naka-scooter versus naka-motor. Kasi kung naka-multi tayo, oh, racing! Hindi kita patulan, no? Kung naka-multi tayo, malamang nandun na tayo, pa-exit na tayo sa work. Okay naman siya, hindi na, medyo nawala na yung kaba ko ng konti. You know, we're almost halfway there. We are past halfway to work, so dapat ngayon, cruising na lang tayo. Sabi nga ni, ano, ni DJ DLS sa vlogs niya, sa vlog niya kahapon, nakakaaliw daw panoorin yung mga vlogs natin dito sa US or dito sa Las Vegas kasi yung roads daw malawak or malapad, maganda daw yung mga daan. You know? Ganun din, we feel the same way, you know, pag kayo naman pinapanood namin yung samahan ng grupo at saka yung camaraderie. Tama ba yan? Hindi ko masabi ng tama, pero okay lang na ano, mas consistent yung riding nyo. Tapos ano nga, ayun, basta nakakaaliw, you know. Kami dito sa Vegas, we are trying. Maliit pa lang yung grupo namin. Si Omark TV dapat ang una magte-testing ng ano eh, ng scooter ride to work. Naunahan natin siya, hindi pa natin sinabi sa kanya. Papadala tayo ng picture mamaya. Alright guys, we made it. Nandito na tayo sa work. Woo! I can't believe it. Congratulations to me. Oh my god, I made it to work. It's 8:20 a.m. Umabot din yung baterya natin, nagre-record pa siya, pero kailangan na sigurong patayin niya para hopefully hindi ma-corrupt yung file. Kailangan ko pang intindihin yan kasi nag-iba siya ng setting nung nilagay natin siya sa hyperview. Oh, dito na si Georgie, no? Aga niya. I guess we made it. Dali po pa. Alright guys, so we made it. Amoy ano siya? Amoy break-in. Parang di ko alam kung yung exhaust yun or whatever. Pero yeah, we made it to work. So yan ang ating first vlog using our new Vespa 300 GTV. Approved siya, approved. Good. Alright guys, mag-ready muna ako mag-work. Kita-kisa lang tayo mamaya. Tignan natin kung ma-vlog natin pa-uwi. Kaso usually pag madilim na, wala na tayong makita eh. So this is where I'm gonna end this vlog. Thank you guys for watching. Again, God bless and be a blessing to one another. See you guys in a bit.